Alas 12 na po ng tanghali at 1 balita Pilipinas na. Chinky, paano ba makakaipon kung sakto lang o parang soft drink ang kinikita ko araw-araw? Kulang pa sa bills, gastusin. Ay, nako. Ito lang mga friendship ha, sa panahon ng kakulangan, sa kita. Maari po tayo magkaroon ng mga paraan. Kaya nga kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto mo gawa ng paraan, kumuha ka ng papel at ballpen. O ito na, magsulat na po tayo. Una, bumuo ka ng budget mo. Sulat mo talaga muna kung magkano talaga gastusin mo. Renta, kuryente, tubig, pagkain at iba pa. At syempre naman, kailangan maglagay po tayo ng limit. Bakit po? Ang income po natin limited, expenses po natin unlimited. Pag hindi mo nililista ang iyong mga gastusin, tsak na tsak ko talaga mag-overspend ka. Tama o mali? Pangalawa, alamin natin ang needs versus wants. O ano ba dito ang kagustuhan? Ano ba ang pangangailangan? Unahin muna natin mga pangailangan bago tayo pumunta sa kagustuhan. Pangatlo, eh syempre naman, kung na-realize nyo na talagang kapos ang iyong budget, tanggalin muna natin, bawasan mo muna natin ang mga kagustuhan. Oo, di ba? Ika nga, wala namang masama kung magtanggal muna tayo ng ano, kape-kape, di ba? Melte-melte, kain sa labas, sa totoo lang. Kasi pag hindi natin tinanggal yan, ay ano mangyayari? Kape now, pulubi later. Melte now, pulubi later. Oo, bakasyon now, pulubi later. At pang-apat po, napakalaga, iwasan po natin mangutang. Bakit po? Sa hirap na po ng buhay ngayon, imagine mo, mangungutang ka pa. Pag nangutang ka, magbabayad ka pa ng interest. At syempre naman, eh pag ikaw naman isumweldo, babayad utang, kulang utang, bayad utang, kulang utang, paikot-ikot lang. Kaya nga hahamunin po kayo. Kahit na maliit ang kinikita nyo, matuto tayong mag-ipon. Kahit sa maliit na halaga, maglaan ng bahagi ng iyong kita para sa pag-iipon. Ito yung tinatawag natin na ipon challenge ng mga iponaryo. Bakit po? Para tayo nag-iipon sa tinatawag nating emergency fund. Ano tong emergency fund? Para pagdating ng panahon, pag magkaroon ng emergency o sako na, meron kang dudukutin at di ka mangungutang. At syempre naman, ang pinaka-last tip ko po sa inyo, para talaga ma-manage po ang ating finance, hindi tayo magkaroon ng problema sa ating budget, maghanap ng mapagkakakitaan, padagdag kita. Sumubok po tayo sa mga tinatawag na part-time na trabaho, mga racket, di ba? Pagkatapos mo magtrabaho, dapat pwede ka pang magbenta-benta. Isipin mo ang mga iba't iba pang mga oportunidad para madagdagan na ang iyong kita. Alam mo, malay mo, ito na ang hinihintay mong oportunidad. Ika nga para ikaw ay guminhawa. Sa pamagitan ng mag-ingat ng papaplano, sugod ng pagbabudget, pag-iipon, pag-aalam ng needs versus wants, syempre pagkakaroon ng disiplina, determinasyon at dagdag kita, tsak na tsak ko, mapagkakasya mo ang iyong limitadong kita. Sana nakatulong tong episode na ito, mga ka-friendship. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyayaman. Bueno mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Buong Cebu City nagdeklara na ng water crisis dahil sa matinding El Nino. Katatapos lang ng Holy Week break, pero ilang lugar sa bansa nagkansila agad ng mga klase dahil sa tindi ng init. Sakit na anthrax na kumakalat sa ibang bansa, binabantayan na umanong maigi ng pamahalaan. Ano nga ba ang sakit na ito? Sa kabila ng agam-agam sa kanyang kalusugan, Pope Francis, aktibong pinangunahan ang ilang seremonya sa Vatican nitong Holy Week. Kumusta na nga ba ang Santo Papa? Sa Bulacan, babaeng yellow belter sa Taekwondo, nagkabasag-basag ang mukha matapos ipasparing sa black belter. Coach nila, ipinagulpi raw talaga ang dalagita dahil sa selos? After ng training, inaaya siyang lumabas, inaaya siyang magkape, pinipili siyang ihatid sundo. At Mark Pingris at Kim Rodriguez, kapwa sinagot ang mga nag-uugday sa kanila dahil lamang pareha silang nag-post ng litrato sa Sydney Opera House. Balitang mainit, init pa! Yan ang latest sa showbiz si Kahan! Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cousin! One Balita Pilipinas!
ng tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. May pasok na ang karamihan matapos ang mahabang Holy Week break. Pero tuloy-tuloy pa rin ang uwian ng mga kapatid natin galing sa probinsya. Sa North Luzon Expressway, tuloy-tuloy na naging maluwag ang daloy ng trapiko sa lahat ng toll plazas. Pero may ilang mga aksidenteng naitala kaninang umaga. Kaya paulit-ulit tayong magpapaalala sa mga motorista na ugaliing i-check po ang inyong blow baguettes tuwing bibiyahe. Yan po ay ang battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine at tire ng sasakyan. Pati na po ang inyong self o sarili para iwas aberya. Sa bus terminal, tuloy-tuloy din ang dating ng mga tao. Kasama sa mga dumaragsa, yung mga ngayon pa lang uuwi ng probinsya. Mula sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, live na magbabalita si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, saan papunta yung karamihan ng mga pasahero dyan ngayon? Cheryl, marami yung mga pasahero nga galing probinsya. Pumumulas dito sa Maynila ngayong araw. Pero marami din yung mga pasahero na ngayong araw pa lang luluwas papunta sa anong probinsya. Kanina may mga nakausap tayo ngayong araw na ngayong araw sila papuntang Bicol at kanina rin lang sila bumili ng ticket, no? Sinilip natin yung mga ticket booths ay halos wala nang tao yung mga nakapila doon. Kaya ngayon so far wala nang problema sa pagbili ng ticket, hindi tulad noong mga nakaraang araw na pahirapan yung pagbili ng ticket. And as of yung latest na nakuha nating data, Cheryl, ay umabot na sa 1.3 million nakatao yung dumaan dito sa PITX simula yan noong March 22 hanggang ngayong araw, Cheryl. So karamihan ng nanggaling sa probinsya ay dumagsana kahapon or kaninang madaling araw? Yes, Cheryl, kahapon dumagsana yung mga galing probinsya. No? Yung foot traffic kahapon ay nasa 126,000 yung dumagsana tao na umuwi from na dumaan dito sa PITX kahapon. And so far, sa ngayon niya ay bawas na, konti na lang yung mga pumunta o yung uuwi ng probinsya ngayong araw. Pero marami din yung mga galing probinsya na umuwi papunta dito sa Maynila. Cheryl? Mm-hmm. At tuloy-tuloy din daw ang drug test sa mga bus driver. Kumusta naman? Cheryl, so far, dalawang bus driver pa lang yung nag-confirm na nag-positive sa ginawa nilang drug test simula pa noong bago magsimana Santa. No? So yung dalawang bus driver na ngayon, na yun ay so far ngayon ay under investigation at yung mga lisensya nila ay kinumpiska na. Tapos kung sakaling mag-positive ulit sila sa confirmation test, ay masususpend ng isang taon yung kanilang lisensya. Dahil nga yung number one priority nga ng mga bus dito ay yung safety ng mga babiyahe papunta or palabas ng Metro Manila. Cheryl? Ngayong marami rin kumakalat na sakit. May health protocol na bang ipinatutupad? Cheryl, ngayon hindi pa naman mandatory. Wala pang nilalabas na mandatory daw magsuot ng face mask. Pero ini-encourage ng authorities dito na magsuot ng face mask yung mga biyaherong dadaan dito sa PITX dahil nga laganap na yung mga sakit na makukuha ngayong panahon at yun nga marami nga rin yung tao makakahalubilo dito sa terminal ng bus. Kanina nga, Cheryl, may nakausap din tayo isang pamilya. Isang pamilya sila na naka-face mask na lahat, pati mga tatay, bat, anak ay naka-face mask sila and yung sabi nga nila is mahirap na daw pag nagkasakit sila dahil damay-damay daw yung buong pamilya. Cheryl? Panghuli, Ivan, paalala muli sa mga bebyahe pa dyan sa PTEX. Cheryl, paalala lang natin, bawal pa rin yung mga ipinagbabawal gaya ng mga firecrackers, explosive, baril, flammable liquids, flammable and poisonous gases and items, corrosive and hazardous materials, radioactive materials, toxic and infectious substances at mga matutulis na bagay. Kanina nga, Cheryl, may nasampulan na isang lalaki, no? Dumating dito sa terminal ay may dalang paint thinner saka mga patalim, no? At agad siyang na-apprehend ng mga authorities bago pa makapasok mismo sa terminal at hindi na nga siya pinagpatuloy dito sa loob. Kaya paalala na lang din natin na huwag na po kayong magdadala niyan at yung mga tao din naman doon pinaalalahan parati dito na laging bantayan yung kanilang mga gamit dahil nga
sa ganito mga panahon at maraming tao ay hindi daw maiiwasan yung may mga dukotang nangyayari. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Mahigpit na binabantayan ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng nakahahawang sakit na anthrax sa ibang bansa gaya ng Laos. Nakikipag-ugnayan na rin umano sila sa Department of Agriculture sa pagsasagawa ng preventive measures para sa mga hayop kabilang na ang livestock. Pero dilinaw po ng ahensya na mababa lang ang panganib ng isang tao na mahawa nito. Para pag-usapan yan, makakasama natin Health Undersecretary Eric Tayag. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Happy Easter po. Magandang tanghali rin, Cheryl. Happy Easter too. Ito nga po ang concern ng ilang mga kababayan natin, yung takot na baka daw dito po kumalat. Para po sa kaalaman ng publiko, Yusek, ano ba ang anthrax at paano ito nakakahawa sa hayop at sa tao? Ang anthrax ay sakit po ng mga hayop na pangkaraniwan nagpapastol. Ang ibig sabihin, ang kinakain nila ay damo. May mga lugar dito sa ating bansa na palagian na nagre-report ng anthrax. Yan ay sa Region 1 at Region 2, Ilocos Region at Cagayan po. Mula 2017 hanggang 2023, ang tala po sa aming listahan ay meron tayong 82 cases ng anthrax na i-report at yan naman po ay sa mga tao sapagkat maaaring makuha po natin yan sa mga hayop. Paano po yan? Sapagkat yung anthrax po ay galing sa isang bakterya, nagproproduce po ng esporsyon at nasa lupa po kung saan may mga damo nga po. At pag yan po ay nakain o na singhot po ng mga hayop, sila'y magkakasakit. At sa loob lamang ng 3 araw ay maaaring mamatay po yung hayop. Titihaya na lang yon. May mapapansing lumalabas na dugo sa ilong at sa bandang puwet. Subalit kung talagang serious yung Cheryl, tutumban na lang yung hayop at hindi malalaan na yung pala ay anthrax, hindi magsususpecha. Yung iba nangihinayang, lalo na kung yan ay kalabaw na pwede namang kainin, kakatayin pa yon, doble katay tawag doon. Doon tayo maaaring mahawa yung kumatay po noon. At kung may mga sugat po sa balat, doon papasok po yung spores, papasok sa loob ng katawan yon at magkakasakit na rin tayo. So, apat ang klase po ng anthrax. Merong cutaneous, yung sa balat po, nagkakaroon ng butlig po dyan. Pagkalaunan, mangingitim po sa bandang gitna. Pangalawa po ay gastrointestinal, sumasakit yung tiyan doon sa mga kumain ng double dead. Pangatlo, inhalation, na yan po ay sa paghinga natin, pumasok po yung spores at pupunta po yan sa mga ulani at saka sa baga. At pang-apat naman yung injection, ibig sabihin ay naipasok yung anthrax sa ibang paraan pa doon sa mga nabanggit ko po. Ngayon, may bakuna po sa mga hayop. Katunayan, noong 2022, dyan sa bayan ng Santo Niño sa Cagayan, nagkaroon ng 3 confirmed cases po dyan ng human anthrax na hawa po doon sa double dead. Kaya bawal pong kumain ng double dead at yung kumakatay po ay maaaring mahawa. At noong 2023, noong October, dyan naman po sa bandang Kalinga, may isa po na confirm, 5 po yung nahawa po doon sa hayop. May bakuna sa hayop, walang bakuna tayo sa tao, Cheryl. At ito po ba'y nakamamatay sa tao? Ito ay maaaring makamatay sapagkat mabagsik nga yan. Pag pumasok yung spores, magiging bacteria yan at yan ay magmumultiply. Ito't ibang parte ng katawan ng maapektuhan. Kaya maraming natatakot po sa anthrax. Pero pangkaraniwan dito ang nai-report ay yung nagkakaroon lamang ng skin rashes o yung binanggit ko kanina, butling na may pangingitim sa gitna na maaari din makahawa. Kaya nga ang mga kababayan natin doon sa mga lugar na nabanggit,
nakikipag-ugnayan kami sa Bureau of Animal Industry na pag may ganun pong nabalitaan sila na matay na hayop, i-report po kagad dyan para ma-examine po ng mga veterinarian at mapapagbigay abiso. Iko-quarantine na po yun at babakunahan po yung hindi naman tinamaan ng anthrax, lalo na yung mga kalabaw o kaya tupa. At ang sabi nyo nga po ay posibleng makaranas ng pananakit ng tiyan kapag nakakain po ng hayop na may anthrax. Kahit na po sa pagluluto, hindi po ito namamatay. Opo, kaya nga pag-iingat po yan. Katunayan yung spores na nasa lupa, ilang dekada ay buhay pa. Kahit na kaya nga isa yan sa binabantayan namin ngayong El Nino, sapagkat sa mga lugar na may patuloy na pagkatigang ng lupa, ay talagang mapipilitang bunutin ng mga kalabaw yung damo. At dahil malalim po ang paggagalingan nito, malamang sa hindi, ay meron pong anthrax po yun at doon po mahahawa yung hayop sa kanilang pagkain po ng ganito pong kontaminadong mga damo po. So may posibilidad po na mas magkaroon ng kaso dahil po sa tindi ng tag-init o tag-tuyot na nararamdaman po natin? Tama yan na, Cheryl. Kaya nga sa aming tala ngayon, bagamat zero tayo sa anthrax po, ay inaasahan namin doon sa mga lugar na patuloy po ang mainit na panahon at magiging tigang na yung lupa. Kaya maaari din namang magsagawa na ng pagbabakuna kung kailangan. Lalo na kung madalas na may nare-report po na anthrax doon sa mga hayop na bigla na lang namamatay. And kahit na po wala pa tayong bagong kaso na naitatala, ano po, medyo matagal na, the last time na nagkaroon po tayo ng naitalang kaso, kamusta pa rin po yung preventive measures po na ipinapatupad po ng pamahalaan? Unang-una po, yung kumakatay ng hayop ay kailangan merong personal protective equipment. Halimbawa, lalo na hindi sila sigurado kung yung hayop pong yon ay doble katay na po. At meron ding foot bath para na sa ganon, kung may mga nag-aalaga niyan ay hindi po palipat-lipat yung anthrax, napapatay na po yan doon sa chlorine ditch pa lamang. Yung mga foot bath na nakikita nyo, nakakatulong po yan. At syempre, yung pagre-report sa mga biglaang natutumbang mga hayop ay makakatulong po yan para maimbisigahan kagad. At ang pagbabakuna sa mga hayop, sapagkat ang Bureau of Animal Industry natin nakakagawa po ng bakuna yan, silang pinagmumulan ng bakuna, ay nakakatulong po. Lalo na doon sa mga lugar na ikwa-quarantine po nila kung sakaling may na-report kung ganun. Isingit na rin po namin yung matinding init na nararanasan po natin ngayon, Yusek. Ano, ano po ba ang ating mga paalala? Kasi ngayon sa konting malagay ka sa ilalim ng init, nahihilo na eh. Oh, tama yun, Cheryl. At naintindihan ko kung ba't may ibang paaralan na na-report nyo nga na nagkansila ng klase kesa malagay naman sa panganib yung mga mag-aaral na yon, lalo na walang ventilador, walang ganap na insulation po, at talagang tumatagos yung init. Kawawa naman yung mga bata, mabilis silang ma-dehydrate, tapos kulang pa yung naiinom na tubig. Delikado po yan. At tandaan nyo po, huwag nyong baliwalain na kahit po tayo ay nandito sa ating bansa at sanay sa init, marami sa atin ang hindi po tatagal sa pagbilad sa matinding init po sa mga panahon po ngayon. Kaya yung pag-inom ng tubig, tumakas para sumilong, ang pamaypay, lahat na pwede nating gawin para na sa ganun maibsan yung init sa ating katawan. Quick shower, makakatulong doon sa may pagkakataon yan. At mag-ingat po yung nasa lansangan po, talagang mainit po ang singaw ng daan po at talagang napakainit po ngayon. Mag-ingat tayo at sana po ay yan ay ilang araw lamang, bagamat ang pag-asa ay nagsasabi na medyo magiging matagal ang ganitong uri ng panahon sa maraming lugar sa ating bansa.
And so far po ba, Yusek, meron na po ba tayong bilang ng mga kaso ng heat stroke, heat exhaustion, or any heat-related na sakit po? Maaring nangyayari na yan, lalo na kung saan may malaking pagtitipon sa labas. Kung may hinihimatay po yan, umpisa na po yan ng heat exhaustion at heat cramps, nagkakaroon na ng muscle cramps, lalo na yung nag-exercise pa rin kahit na matindi init ng araw. At syempre, yung heat stroke, bibigla na lang babagsak po, magko-collapse. Tapos ang init-init, wala nang, hindi na pinagpapawisan, ang pula na ng balat, tapos kinukumbulso na, wala nang ulirat, hindi mo na makausap ng matino. At yan po ay dinadala kagad sa ospital. Emergency, maring ikamatay po ang heat stroke. Marami pong salamat sa inyong oras, Health Undersecretary Eric Tayag. Maganda tanghali po. Sa ospital ang pagsak ng isang dalagitang yellow belter matapos makasparing ang isang lalaking black belter sa Bulacan. Habang sa Pampanga, bugbog sarado ng kanyang mga pinsan ang isang lalaki kasabay ng kanyang penitensya nitong Semana Santa. Magbabalita si Ian Suyo. Miyerkules Santo, nagpepenitensya ang lalaking ito sa Barangay Capaya 2 sa Angeles City, Pampanga. Nang walang kaabog-abog, sinuntok siya sa mukha ng dalawang lalaki. Pinalo pa siya sa ulo. Sa may crossing po, bigla na lang siya nag-seizure. Tapos nawala ng malay. Yun nga, lampula na siya. Nadala naman agad sa ospital ang biktima. Tingin ng Angeles City Police, plinano ng mga suspect ang pambubugbog. Talagang inabangan niya o alam niya yung gagawin na magpipinitensya sa labas. Agad ding sumuko ang 41 anyos na pumalo sa ulo ng biktima. Pero ang kapatid nitong suspect din nagtatago pa. Personal na galit ang tinitignang dahilan. Ang biktima kasi pinagbibintangan nilang aset na kumakanta sa mga pulis kaya't nakulong sa droga ang isa pa nilang pinsan. Itinanggi naman yan ng ina ng biktima. Gusto ko nga sampalin yung sa kulungan kaso hindi ko lang nagawa dahil inintindi ko din yung nanay niya. Baka magagalit sa akin. Pero sabi ko, sinermon ko lang. Bakit mo ginawa yan? Sabi ko, ganyan lang. Pero talagang gusto ko sampalin. Ito naman ang sparring session ng Taekwondo team ng Jesus is Lord Colleges Foundation Incorporated sa Bocaue, Bulacan. Pero ang naglalaban, isang lalaking black belter at 17 anyos na babaeng yellow belter na si alias Jenna. Ilang beses siyang natumba at na-corner pa nga sa pader dahil sa malalakas na sipa ng lalaki. At kahit padapa na, sinipa pa rin siya. Basag na ilong, magang mukha at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng menor de edad na kinailangang operahan agad dahil sa tinamong pinsala. Hindi yan na makamamatay dahil sa bugbog. Binagbugbo ako na wala akong laban. Ngayon lang po ako nakapagsalita dahil takot na takot po ako sa coach po. Ayon sa nanay ng biktima, sinadya raw ng coach ng dalagita na ilaban siya sa isang black belter dahil nagseselos umano ito sa boyfriend ni Jenna. Talagang may gusto na daw po talaga si coach. After ng training, inaaya siyang lumabas, inaaya siyang magkape, pinipili siyang ihatid sundo. Matinding trauma ang inabot ng biktima na hanggang ngayon ay patuloy pa rin nagpapagaling. May gising po siya na nagba-blackout siya. Nanginginig siya tapos nagba-blackout po. Buti po nasasalo po namin. Kinundin na ng pamunuan ng eskwelahan ang nangyari at tiniyak nilang may mananagot. Ipinatigil na rin muna ang mga training ng Taekwondo team habang umuusad ang investigasyon. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. At sa punto pong ito, makakausap natin ang nanay ng 17 anyos na babaeng yellow belter na napuruhan nga sa sparring session laban sa lalaking black belter ng Taekwondo team sa Jesus is Lord Colleges Foundation Incorporated sa Bocaue, Bulacan. Magandang tanghali po sa inyo, Mami. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ma'am. Opo. Kumusta na po ang inyong anak matapos po ang operasyon? Sa ngayon po, traumatic pa po siya. Tapos ano pa po, hindi pa po siya yung bumabalik sa dati. Yung iba-iba po yung ugali niya. Tapos umiiyak po. Ganun pa rin po, trauma pa po. Mm-hmm. Yung bata. Mami, balikan lang po natin yung nangyari. Kailan po ba nangyari itong sparring na ito?
Birthday po ng anak ko, February 26. Nangyari po yung sparring po, February 27 po. The following day. Yes po. Ano po ang kwento? Ano po ang kwento ng inyong anak? Kasi po, nung birthday niya po, nagpadala po ako ng pagkain doon. Kasama po yung, sumabay po yung boyfriend nung anak ko na nagdala po ng bouquet. So, nung nakita po yun ni coach, nagalit po si coach. Tapos, after po noon, yun po, nireport na po sa akin na nadulas daw po yung anak ko, na nasa ospital daw po sila. Sa alas 6 po ng gabi, nangyari po yung pagkadulas daw po ng anak. Okay. Noon pong sinabing nadulas at nagpagkakita nyo po sa inyo pong anak, nakapagsalita pa po ba siya? Ano po ang kwento niya? Paano po yung pagtatagpong yun? Ano po ang inyong reaksyon nung nakita nyo yung sinapit ng anak nyo na sinabi nung una na nadulas lang? Nung nakita ko po siya, umiiyak po siya. Hindi po siya makapagsalita. Sa sobrang sakit po, nakita-kita ko po sa mukha niya na nasasaktan po siya. Alam ko na hindi po nadulas, hindi po siya makapagsalita. Sabi ko, anak, sabi mo yung totoo sa akin, hindi ka nadulas. Sabi ko po ganun sa kanya. At sinabi naman po niya, nakapagkwento naman po siya. Hindi po siya nakapagkwento. Mother instinct po, alam kong may power play po dun sa nangyari na yun. Hindi po nadulas yung anak. Nung dumating po ba kayo sa ospital, mami ay nandoon naman po yung kanyang coach, nandoon yung mga kasama niya, doon po sa taekwondo? Yung senior coach po nila, tapos yung bali po si Je, yung coach po dun sa sparring na yan. Yun lang po yung nandoon. Tapos yung senior coach nga po. Sino tapos po may isang baka po doon na teammates niya daw po, hindi ko po kilala. Opo. Tatlo po sila na nagdala po sa ospital kay Jamie. Ano po ang kwento nila sa inyo? Ano po ang kanilang explanation? Ang sabi po, nadulas daw po. Aksidente daw pong nadulas. Sino pong coach dito yung tinutukoy nyo po na may gusto po sa inyong anak? Si Jerry Salvador Jr. po. Nandoon po ba sa ospital? Opo. Siya po yung lumapit sa akin na nadulas daw po si Jamie. Okay. Alright. Ngayon po ba nakakausap na ng maayos? Nakapagkwento na po ba ang inyong anak? Nasabi na po ba niya yung buong nangyari? Opo, ma'am. Lahat po na naisip niya po, ngayon nga po yung trauma niya po, grabe po kasi naisip niya po lahat na hindi niya po malubos maisip na magagawa po sa kanya ni coach yun na yun yung ano na wala po kasi sa kanyang mali siya lahat eh. Yung parang lahat po normal lang ganun sinaksak po sa isip ni nung bata na normal lang po lahat kahit anong mangyari sa iyo parang kahit mamatay ka na, normal pa rin yun. So, ngayon niya po lahat nare-realize po. Yun po yung ano sa kanya ngayon. Kaya minsan po nagba-blackout siya. Ang hirap po kausap. Magagalit po siya. Ganun po yung naging trauma po sa kanya. Mami, kailan pa kumuha ng klase sa taekwondo si, itago natin siya, ang tawag sa kanya si Jenna, no? At kailan po siya nagsimulang magkwento sa inyo? May nakwento ba siya na may gusto sa kanya si coach? Or hindi siya komportable kung paano siya tinatrato ni coach bago po nangyari itong sparring na to? Actually, yung tita niya po yung kinukwentuhan niya ng mga ginagawa po ni coach. Eh. Kaya nung sinabi po sa akin nung kapatid ko na yun po kasi yung nagbabantay sa kanya, yung kapatid ko pong bunso. Opo, na sinabi na po ni nung kapatid ko na hindi na normal po yung
ginagawa ni Coach kay Jamie. Sobra-sobra na daw po yung pag-aano sa kanya. Minsan, siya lang po yung pinagbabawalan ng mag-cellphone, yung iba pong teammates, pwede po. Sobra na po. Below the belt na po lahat ng ginagawa ni Coach. Nakausap niyo na po ba, Mami, ang pamunuan ng Jesus is Lord Colleges Foundation kaugnay po dito sa sinapit ng inyong anak? Pamunuan po, bukod po dun sa guidance counselor, wala po. Simula po nung umpisa po kasi, nagpa-investigasyon po ako. Nung type na nangyari po na sinabi na nadulas po si Opo. Si Jamie po. Opo. Nung nagpa-investigasyon po ako sa police, nakausap ko po dun si sports director po. Mm-hmm. Opo. Mami, mahigit isang buwan na magmula nang nangyari po ito. Ano po ang kanilang aksyon? Ano po ang balik po sa inyo? Wala po. Nandun pa rin ba yung coach? Action. Ano pong nakaharap nyo na po ba itong coach na ito? Nakapag-usap na po ba kayo ulit? Nagpatawag po ba ito pong pamunuan na magkaharap-harap para malaman po yung buong nangyari? At saka yung nag-video po nito, yung nag-upload ng video. Ito pong coach na yung pong nakasparing niya, humarap po ba sa inyo? At bakit naman ganun ang kanyang ginawa sa anak nyo? May ganun na po bang aksyon? Wala po. Wala po, ma'am. Wala po. As in, wala po. Pagka labas po namin ng ospital, wala na po silang pakialam sa mga nangyari. Parang wala lang po. Tanggapin niya yan, parang ganun po. Ano po ang legal action na may ginawa na ho ba kayong hakbang laban po dito sa kasparing na black belter, dito po sa coach, maging doon po sa head nito pong pamunuan, itong this class, ano po, and the foundation? So, ayon po, nung pagkalabas ko po ng hospital, humingi po ako ng tulong kasi nga po, wala nga pong nangyaring investigasyon after po nung 10 days namin sa hospital. Na hanggang ngayon po, outpatient po si Jamie. Inaayos ko pa po lahat sa kanya, yung sangipin niya po, yung mga trauma po, lahat po ng trauma, inaayos ko po muna. Tapos po, nung paglabas po namin sa hospital, humingi po ako ng tulong sa woman's desk na pinailan po nila ng sexual harassment, threat, saka po physical injury po. But so far, wala pa pong galaw? Wala kaso pa po. Puro under investigation po. Investigation po. Kayo po ba ay plano ng kumuha ng abogado para mas mapabilis po ito? Ayun nga po, ma'am. Wala pa po akong, sa ngayon po, wala pa po akong abogado kasi hindi ko po alam kung sino po uunahin ko. Si Jamie po, tapos syempre po may mga anak din po ako na may kapatid pa po si Jamie. Sabay-sabay po lahat, kaya kung ano po yung pinapriority po, una-una po head po ni Jamie, yun po yung inaano ko, ma'am. Ito pong Jesus is Lord Colleges Foundation Incorporated, sila po ang namamahala po dito sa taekwondo class, di po ba? Yes po. So po, go ahead po. Yung si Jed Villanueva po. Opo. Pero ang sinasabi niyo po, ang nakipag-usap lamang po sa inyo ay guidance counselor. Opo, ma'am. Kayo po ba ay sumubok na makipag-usap sa head or presidente po nitong Jesus is Lord Colleges Foundation Incorporated? Hindi po. Okay, this is something po siguro na gusto nyo pong gawin. And also, yung pong nag-upload ng video, siguro hindi po kasi in-expect na may nagbe-video nito. Sino po ang nag-upload nito? Yun pong mga kasama po ni
Jamie? Doon po sa taekwondo class niya, meron po ba kayong nakausap na para po sumuporta na talaga pong sinadya yung pagkakabugbog kay Jamie and also yung ganitong harassment na ginagawa po ng kanyang coach? Yun nga po, ma'am, yung kinalulungkot ko na hindi po nila inaano si Jamie. Kahit nakita na po nila yung katotohanan, hindi daw po yun ginawa ni coach. Pinagtatanggol po nila si coach eh. So, sabi nyo nga po, ang focus nyo muna ay kay Jamie. Balikan ko lamang po. Nakalabas na po siya sa ospital ba? Opo. Outpatient po siya. Tapos, recovering po sa lahat ng nangyari sa kanya. Lalo po yung mentally niya po. Uh-huh. Medyo naitong po sa kanya ngayon. Ano po? Na yung galit niya po eh. Iba po pa. Yes. Minsan po nagagalit sa akin. Wala naman akong kasalanan sa inak. Sabi ko, iba po, galit po siya. Ano po? Galit po hanggat hindi po nakikuha yung justice. Yes, yes, we understand that po. As ano po ang sabi ng kanyang doktor so far? Kamusta po ang kanyang overall na kalusugan? Ano po nga yung tamang pangangalaga sa kanya? Po, ma'am, sa psychology nga po, yun nga po, kailangan po niya MRI, tapos naghahanap po ako ng nagpapaschedule po ako sa psychiatrist niya para po matulungan ako maging kalma po yung nangyayari po sa kanya ngayon, po ano po yung dapat gawin, tapos yung sa ngipin niya po okay na po yung kung galing na po yung trauma, yun po yung priority ko po ngayon, maayos ko po siya. Naiintindihan po namin, Mami, na marami po kayo, sabi nyo nga po eh, kasi napansin namin, it's been a month, hindi po kayo pinapansin ng pamunuan ng Jesus is Lord Colleges Foundation Incorporated. Hindi man lang po, after this viral video, kumalat na po eh, di po ba? Hindi man lang po sila lumapit sa inyo, nag-reach out. Sabi daw po, sabi po ng tatay ko, pumunta daw po sa bahay, hinahanap po kami. Okay. Wala po kami doon. Hindi ko po doon dinala si Jamie kasi mas mahirapan po siya mag-heal doon. Mm-hmm. Mami, how can we help? Ano po ang panawagan ninyo sa pamunuan muna, mensahe po ninyo sa pamunuan ng Jesus is Lord Colleges Foundation Incorporated? Opo, ma'am. Humihingi po ako ng hustisya. Sana po matulungan niyo po akong mabigyan po ng hustisya yung nangyari po sana. Napakasakit po bilang ina. Napakahirap po tanggapin. Ako, na mangyari po kay Jamie to kasi napakaputing bata na napakabait po, napaka-jolly po niya. Masaya po siya palagi. Bakit po siya ginanon? Tawa ako po yung anak. Ano po ang inyong mensahe dito po sa nakasparing niya and even dito sa coach at maging yung mga kasama po ni Jamie doon po sa taekwondo class na yon? Maging totoo lang po sila para po mabigyan ng katotohanan, linaw at para ma-prevent lahat yung mga ganyang abusado pong coach para po maiwasan po yan. Maging lumabas po sila, magsalita po sila, sabihin po nila yung katotohanan. Yun lang po, ma'am. Mami, since kayo po ay nangangapapa kung ano pong gagawin, ang inyo po, if kayo po ay okay, ay maari po namin kayong matulungan at ilapit po natin sa programa po ni Senator Raffy Tulfo dito po sa aming estasyon, ang inyong sitwasyon. Maraming salamat po, ma'am. Okay, we will give all the details po at susubukan po namin kayong tulungan sa pamamagitan nga po ng programa po ni Senator Raffy Tulfo dito po sa 1PH. Maraming salamat po. Yan po si Mami, ang nanay po ng menor de edad na napuruhan ng kasparing na black belter.
Apektado na ng matinding El Nino ang supply ng tubig sa Cebu City. Yan ang balitang dako ni One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale? May gusto, Cheryl. Halos nakapasok lang na balita ito kanina. Nagdeklara na si Cebu City Mayor Michael Rama ng water crisis sa buong syudad. Bago ito, nilagay na sa state of calamity ang higit 20 ng bukiring barangay ng Cebu City dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Cebu City Councilor Joel Garganera, mas mababa sa normal ang pag-ulan sa syudad simula noong Marso. Kaya kalahati rin ang ibinaba ng level ng tubig sa mga ilog sa bukid. Sa nagdaang Semana Santa, pumalo rin sa 38 degrees ang heat index sa Cebu City. Payo ng mga otoridad na hanggat maaari ay umiwas magdilat sa araw para hindi ma-heat stroke. Sa pagdeklara ng state of calamity, ang mga bukiring barangay ay pwede nang kumuha ng sa kani-kanilang calamity fund panggastos sa mga kinakailangan ng kanilang mga komunidad. Kabilang ang water tanks dahil bumaba rin na rin ang supply ng tubig na mainom sa ilang bahay sa bukid. Naghahanap din daw ang mga opisyal ng paraan para maibsan ang epekto ng dry spell sa mga pananim sa bukid na nangamamatay na. Ito kasi ng Cebu City, Cheryl, ay may 80 barangays at mga 50% nito ay nasa bukid at pang-agrikultura pa rin ang produkto. Yung Linggo ay maglalaan din ng syudad ng pondo para bumili ng equipment na magagamit sa mga pananim sa bukid. Pati na ito ang para sa tubig mainom, kagaya ng mga reverse osmosis system at filtration. Patuloy pa naman ang pagpasok sa mga paaralan sa bukid at sa buong syudad hanggang ngayon. Seryoso ngayon, nagpatawag ng meeting sa water utility at mga konsehal ng Cebu City, si Mayor, kaugnay sa deklarasyon ng water crisis. Ang mga detalye nito ay ating aalamin mamaya. Yan muna ang mga balita dito sa Cebu, Sheriff. Daghang salamat, Dale Israel ng One News Cebu. Suspendido na ang klase sa ilang lugar sa bansa dahil sa init ng panahon. Alamin natin ang detalye sa live na pagbabalita ni Mobile Journal Francis Orso. Francis, saang mga lugar nagsuspindi ngayon ng mga klase at gaano ba katindi ang init? Cheryl, sinuspindi na nga ang pasok sa ilang mga lugar sa bansa dahil nga sa patuloy na epekto nitong tag-init at matataas na heat index. Karaniwan kasing naitatala ngayon sa maraming lugar sa bansa ang mahigit 42 degrees Celsius na heat index na maituturing ang nasa dangerous level. Kaya itong mga suspensions, particular sa Bacolod City, kung saan ang face-to-face classes from preschool to high school ay suspendido. Cagros Occidental, partikular sa Cabancalan, sa Isabela, Silay City, Hinubaan, sa Ibi Magalona at sa Bago City. Ang mga lugar na yan ay hanggang April 2 yung suspended ang classes. Dito naman sa may Sox Sergeant, particularly sa Tantangan, South Cotabato, ay suspendido din kanilang klase ay half day lamang at ipinatutupad ito from April 1 to April 15. Cheryl. Okay, kumusta na ba yung mga level ng ating dam dyan, Francis? Yes, Sheriff, kita natin yung patuloy na pagbaba. Halimbawa na lang dito sa Anggam Dam na kung saan nasa 198.80 meters na ang current elevation nito as of today. Pero posible namang makatulong itong mga pag-ulan na maaring maranasan natin lalo na sa hapon at gabi. Pero considering nga the impact of El Nino at itong patuloy na matinding tang-init ay mas nakikita natin yung mas malaking pagbawas pa ng mga tubig sa mga dams dito sa Luzon area. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Orso. Kaugnay pa rin ang El Nino phenomenon, inihayag ng Department of Energy na posibleng magkaranas ng yellow alert ang Luzon Power Grid ngayong Abril at sa Mayo. May mga hydroelectric power plants daw kasi na tumatakbo ng mas mababa sa capacity level. Kasabay nito, nagpaalala ang ahensya sa power generation companies na sumunod sa DOE-approved operation at maintenance program para matiyak na matugunan ang mga target na operational date. Para pag-usapan yan, magkakasama natin si Sir Joe Zaldiriaga, ang Vice President at Head ng Corporate Communications ng Meralco. Magandang tanghali po sa inyo, Sir. Yes, magandang tanghali din sa iyo, Cheryl, at sa inyong mga tagapanood. Sir Joe, ano po ang maaaring epekto sa inyong franchise area sakaling makaranas po ng yellow alert ang Luzon Power Grid? Well, unang-una gusto ko lang magbigay alam na kami ay in constant coordination with all the stakeholders, particularly sa Department of Energy.
para matiyak na tuloy-tuloy ang serbisyo ng kuryente dito sa Meralco franchise area. Dahil sinabi ko na rin ito dati, tuwing tag-init o summer season, historically tumataas talaga ang demand sa ganitong panahon. Dahil mataas ang demand, syempre kailangan mo i-cover yan with adequate supply coming from all the power generation units that you have contracts with. Kami sa Meralco, Cheryl, we have a diverse source of power supply portfolio para matiyak namin ng tuloy-tuloy na daloy ng kuryente sa aming mga customers, even with the expected increase in demand. In fact, to help ensure sufficient power supply ngayong tag-init, nakapag-secure na kami ng karagdagang 400 megawatts na interim power supply agreement sa pamamagitan ng competitive selection process subject to the approval of the regulator. And to help manage electricity demand, we have actively campaigned for energy efficiency. And we are also encouraging big and large companies to join us and sumali dito sa tinatawag na interruptible load program na makakatulong dun sa demand side management. Posible po bang magkaroon, Sir Joe, ng rotational brownout ngayong Abril at sa Mayo? Wag naman sana, Cheryl. Sinisikap natin sa tulong ng pamahalaan ng DOE at lahat ng aming mga various stakeholders na wag mangyari yung ganitong sitwasyon. Kaya nga sa panig ng Meralco, pumasok na tayo sa Interim Power Supply Agreement at we are heavily into demand side management through the Interruptible Load Program o ILP and a massive information campaign on energy efficiency. At the end of the day, ang nais natin mangyari ay hindi magkaroon ng anumang rotating interruptions at ma-manage natin yung energy situation on the ground, lalo pag ganitong tag-init na ang panahon. Ano po ang mga paghahanda ninyo para matiyak nga po na sapat ang supply ng kuryente buong tag-init at may posibilidad po ba yung taas singil ngayong tag-init? Well, tulad na sinabi ko, Cheryl, we have entered into a new interim power supply agreement subject to the approval of the regulator. Doon naman sa aming mga bilateral contracts, both on the power supply agreements that we have with various generators and the legacy interim power supply and the legacy independent power producers, sinisiguro namin na walang mangyayaring aberya, pero kung sakali man magkaroon ng yellow alert status, nandiyan naman yung mga demand side management initiatives natin, in particular nga itong industrial load program, interim supply agreements at iba pang mga pamamaraan para makakope tayo ngayon sa summer months. Maraming salamat po sa inyong oras, Meralco Vice President and Head of Corporate Communications, Joe Zaldarriaga. Magandang tanghali po. O alam mga kapatid, nabahira ng Malaysia ha ang separate na larawan ni Mark Pingris at Kim Rodriguez na parehong nasa Australia. Pinagtabi kasi ng mapaintrigang mga netizen ang photos ng dalawa habang nasa Sydney Opera House. Napagbintangan tuloy ng pangaliwa ang PBA star na husband ni Danica Soto. Una rin sinabi nga ni Mark na walang namamagitan sa kanila ni Kim. Nilinaw din niya na maayos ang kanilang pamilya. Hiling niya na huwag magpakalat ng fake news para hindi maapektuhan ang tatlong anak nila ni Danica. To the rescue rin ng talent manager ni Kim na si OG Diaz, sinabi raw ng kanyang alaga na wala pong katotohanan na magkasama sila ni Mark sa Australia. Wala rin nagaganap na pagkataksil. To confirm na walang kaliwaan, nag-post rin si Danica Soto ng larawan kasama si Mark Pingris nito lamang Easter Sunday. Nasa Pangasinan sila sa home province ni Mark. Marami mga pong broken-hearted sa pag-end ng journey ng Pinay drag queen na si Marina Summers sa RuPaul's Drag Race UK versus the World Series 2. Hindi na kasi naka-move forward sa top 2 si Marina matapos ma-eliminate sa top 4 lip-sync SmackDown. Nagpapasalamat naman ang Pinay drag queen sa chance na ipakita ang kanyang galing sa international stage. Proud daw siyang maging part ng amazing show na ito. Mainit din ang pasalamat ni Marina Summers sa suporta sa kanya ng Pinoys at Asians at fans sa buong mundo. Sinabi niyang magical run ang kanyang journey. Kaya pangahawakan niya raw ito
ng ano no tinatawag nga niya siya ay isang forever winner o di ba ang ating Filipino winner nanalo sa season na ito si Tia Coffee ng United Kingdom. At mga kapatid, yan muna ang latest sa showbiz this Monday. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balitang Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosin. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.